So yan guys. Ayan, luto na yung ating ano, sinigang na isda. So ito na ho siya. Good day mga Tobix Katropops. Tapos na ako tayo mag-inis ng bahay. Ngayon, ang gagawin po natin is magluluto. Ayan. Ang paglulutuan po natin ngayon, sinigang na isda. Ayan, yun po umulang natin ngayong araw na to. Ito ang tinatawag na buhay abroad, Saudi Arabia. So, makasangkap po natin, siyempre, isda, sinigang, mix, tapos gabi, ayan, okra, siyempre, hindi mawalang sili, pampasarap. Kamati, sibuyas, meron tayong sitaw, kangkong, at labanos. So ito gagetin ho natin lahat ito. Tapos i-ready na ho natin. So, ang tabayanan. So ayan guys, tapos na ho tayo mag hati-hati ng mga ingredients. Isda, okra, buo na ho yan kasi medyo maliit lang ho yung okra natin. So hindi na ho natin hinati. Tapos yung sili, andyan na rin ho. Yan, sibuyas. Tapos yung ating mamasita sinigang mix. Yan, yung ating sibuyas, kamatis at gabi. At yung siyempre, hindi mawala yung kangkong. At siyempre, tubig. Okay. So, umpisahan na po natin. So guys, mainit na rin ka natin. Lagyan mo natin. Since konti lang yung isda natin, apat na pirasong isda, tama na po siguro yung mga 2.5 to 3 cup of water. Pakukuloy lang po natin yung pakukuloy lang po natin tong tubig, tapos ilalagay na po natin yung sibuyas at kamatis. Okay? So yan mga Tobix Katropops, kumukulo na po. So ilalagay na po natin ang sibuyas. Yan. Siyempre, sama natin yung kamatis. Yan. Mga 5 minutes lang po. Yan. So, yan. Mga katropaps. Yan. Kumukulo na po. So, dapat to, ilalagay natin dito is yung isda. Pero since na medyo yung gulay natin medyo hindi ganun kalambot at medyo matagal siya lumambot, halos isasabay na ho natin to sa isda para hindi ho maano, para pantay ho yung luto niya. Hindi ko siya masyadong malambot at hindi rin siya masyadong matigas. So, babantay po natin mga 3 minutes lang po. Tapos lagyan na po natin yung isda. So, ayan guys. Tapos na po ang 3 minutes. Lagyan na po natin yung isda. Ayan. Shoutout nga po pala sa mga taga Alberg community. Filipino community po sa Alberg. Sila po nagbigay sa akin ng isda. Kaya yan, niluluto ko na sinigang. Yan. Salamat po sa inyo sa nagbigay. Yan. So, takpan lang po natin. After mga 5 minutes, yan. So, yan. Kumulo na po. Lagyan na po natin yung mga sangkap. Gaya ng gabi. Spread lang po natin yung gabi. Ayan. Tapos, siyempre, yung sitaw. Lagay lang natin yung sitaw. Ayan. Siyempre, yung labanos. Siyempre, mas masarap pag may labanos. Ayan. So, medyo wali na po ng konti para bubog-bubog lang natin ng konti. Yan. Yung sabaw ho, depende ho sa sabaw. Kung gusto nyo marami, gusto nyo konti, wala akong problema doon. Kasi sa akin, mas prefer ko yung medyo tama lang yung sabaw, hindi masyado madami para lasang-lasa natin yung isda saka yung lasa ng sinigang natin. Ano ho? Yan. Takpan lang ho natin. After 5 minutes ulit, lagay na natin yung kangkong saka yung sili.
So, okay, antayin lang po natin. So, yan guys, gumulo na siya guys. Yan. So mga katropaps, bago po natin ilagay itong kampung at sili, lagyan na po natin ng pampaasin. Titipla na po natin. Pwede yung gumamit ng sampalok, sinigang sa sampalok, pwede rin sinigang sa bayabas. Depende po sa luto nyo kung anong gusto nyo ilagay na pampasin. Pampalasa. Pag mga iskan bangus, pwede ko kayong magbagay. Mas masarap po yung ano. Mas masarap po yung sinigang sa bayabas. Pag sa mga bangus. Pag sa mga karni naman, sinigang sa sampalok ko. Ayan, sarap. So, haluin na po natin. Dip-dip lang natin kasi yung isda natin baka naduro. Hinaalam po natin yung apoy para hindi po masyadong maluto ng todo yung hindi po maduro. Kumbaga, ayan, tamang apoy lang. Medium heat. Ika nga. Para hindi lahat maluto ng gusto. Hindi lumambot. Sakto-sakto pag kinakagat mo na. Meron sa mga gulay. Ayan. The best. Sarap po. Dadagan natin. Mas masarap pag maasim. Talagang yummy yummy. So nalagyan na po natin yan. Mga gulay. Napit na kong maluto yan. Pag ganyan. Ayan. Lagyan na po natin yung sili. At syempre yung kampung. Sagana sa gulay, no? Kasi mura lang ang gulay dito. Kaya sagana sa gulay. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas. Medyo may kamahalan na. Dito, makakabili ka ng gulay sa halagang 10 real, isang supot. So, ganun lang muna gawin natin. Medyo i-dip-dip natin. Yan. Para maluto siya. Ako kasi mahilig ko sa gulay eh. Kung may isang hugmang gulay, gusto ko medyo maraming gulay. Ayan. Para talagang healthy ang ating pagkain. So takpan lang muna natin. Antay na lang natin maluto. After mga 5 minutes ulit. Okay. Antay lang po. So ayan guys. Ayan, luto na yung ating ano. Sinigang. Next da. Oh, ito na ho siya. Ready to serve na ho. Ayan. Ayan. Kung nagustuhan nyo, please subscribe. Torbis Katropaps. Lutong Bahay, Saudi Arabia. Okay, hanggang siya muli. Bye-bye!